mga kabayan, Batang OFW at tuloy ka sa munting channel ko. Bilang isang OFW na nagtatrabaho dito sa bansang Italia, ay napakasarap ng pakiramdam sa isang OFW na uuwi ka sa sarili mong bayan. Alam mo yan. So, sa Batangas tayo uuwi, kung saan doon ako ipinanganak. At narito tayo ngayon dito sa bansang Italia. Yes, kabayan. At hindi lang yan. Kasama ko pa ang aking pamilya pag-uwi ko ng Batangas. So, ang sarap sa pakiramdam na uuwi ka sa sarili mong bayan na kasama mo ang iyong pamilya. Wow! This January 26 ay sabay-sabay kaming uuwi ng Batangas. So, check ko lang ang aking mga bagahe na dadalhin pa uwi ng Pilipinas. Woo! Okay, bali, yan ang aking baggage. Yan dalawang pula. Yan ang dalawang baggage ko na allowed siya ng 20 kilos ang bawat isa. Yan, dalawang pulang yan. Isang malaki at isang maliit. At yung nasa gitna naman, yan ang backpack na gagamitin ko bilang hand carry. Mas prepare ko yung backpack kaysa dun sa trolley kasi kapag nakasakbit siya sa balikat, mas malaya ako o mas maluwag na maikilis ko ang aking mga kamay kasi nakasakbit nga lang siya yung backpack na yan sa ating balikat. At ayan na check ko na ang kilos niya, may kiluhan siya, ayan oh. So yung kilo na yan ng baggage na yan ay allowed ay 20 kilos ang kada isa. At ang backpack naman ay nasa mga 7 kilos. Pero mga 6 kilos ko na lang ilalagay ang bigat para mas makakalusot tayo ng maluwag sa airport. Walang problema. Pati yung mga bagahe, hindi ko na sinobrahan ng 20 kilos o ineksakto. Medyo mas mababa kaysa 20 kilos, mga 19 kilos something. So, okay, ready na. At ang ticket, naka-ready na rin. Bale, ito ang aking ticket ng eroplano. Ayan siya. Iisa na lang, magkakasama na ang pangalan ko, ni Mrs. at nung anak ko. Pinag-isang ticket nila. Ayan o, 26. Jovidi, 26 Gennaio, in Italian language. So, ano yan? Webes, 26 ng January, alas 7 ng gabi, ang aming alis dito. Tapos, stopover kami ng Istanbul Airport sa Turkey. Ayan. At, okay na ang ticket. Ang passport, valid passport, okay yan. Okay na to. At mga iba pang dokumento na nakalagay dito. At saka yung e-arrival, ihintayin ko na lang dun sa ano, ahente ng ticket na aking binila nitong ano, ticket ng aeroplano. Kailangan din ng e-arrival card ba yon? Basta siya nang bahala dun yung ahente ng binilang ko nitong ticket na to. So, ayan nga. Meron na tayong ticket ng aeroplano at saka passport. So, ready na lang. Bale, iniintay ko na lang ay yung e-arrival na galing pa dun sa binilang ko ng ticket na to. Ang e-arrival card. Kasi kailangan din yun pag pasok sa airport. Importante na may e-arrival. So, testing ko na din itong bag na to at talagang exciting na ako sa January 26. Bali, ito ang aking hand carry, ang pack bag. O, di ba mas okay to kesa dun sa trolley na hinihila. Ito, nakasabit lang sa balikat. Testing natin.
O ayan, tsaka panglalaki talaga. O di ba? Mas hands-free ka kaysa dito. Tapos pwede ka pa magtulak ng mga yung karelo na pinaglalagyan ng mga baggage. So mas okay, hands-free nga tayo. Tapos kapag passport o mga dokumenti, mga dokumento, madali lang na makakakilos ang ating kamay kapag kailangan nila na o isusurrender to doon sa mga boarding gates, boarding pass, o kung saan-saan pa sa loob ng aeroplano. So ayan. O di ba? Mas okay. Mas hands-free. Total ilang kilo lang naman kaya nating buhatin 'to. Tapos ayan. Meron pa dito. Ayun. Kung anong pwede ilagay dyan, mga sunglass. So, mas okay to kaysa, ano, trolley. Ayan, excited tayo. Woo! Darating na araw, January 26, at kasama ko ang aking pamilya. Ang kanilang mga baggage, naka-ready na. So, sa vlog na ito, yung sa aking baggage lang, ang aking ipinakita. Yung kanila, ready na talaga. Lahat, passport, yun nga, may plane ticket, at ang kanilang mga baggage at hand carry. All ready na. Totally ready. So, ayan. Alam niyo naman na napakasarap ng pakiramdam bilang isang Pilipinong OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa ang makauwi na kasabay ang iyong pamilya pauwi sa sariling bayan. Diyan sa Batangas. So, okay. Okay, hanggang dito na lang ang aking vlog video at update ko na lang kayo pagdating ng araw ng January 26, ang pag-uwi namin ng pamilya ko ng Batangas. So, ayan. Kita-kita-kits na lang tayo sa Pilipinas. Bye-bye! God bless!